Hi guys! Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong uploads ko. Beshies, welcome back sa aking channel. So, panibagong araw na naman, which means panibagong vlog. So, ang magiging content po ng vlog ng ating vlog ngayon ay pag-uusapan po natin ang kontrobersya ng kapa. So, naging laman ng usapin sa telebisyon at sa radyo ang pagsira or ang pagsara ng kapa dahil ayon nga sa ating mahal na pangulo, ang kapa ay isa daw uri ng pyramiding scam. Dahil dito, ito ang nagpatulak at nag-udyok sa ating mahal na pangulo na mag-utos na ipasara ang Kapa Foundation or organization. Ang tanong, kailan ba maibabalik o meron ba bang chance na maibabalik ang Kapa? Ngayon, papakinggan natin ang side ni Pastor Joel Apolinario, ang founder ng Kapa organization or foundation. Na tayong international peace panel na pupunta po dito sa Pilipinas pang masold po dahil hindi na po pwede yung ginagawa po nila na pang-aapi po sa mga lumad. Kaya ako naman po'y lumad at ako naman po'y kasali sa indigenous people. Ako po'y isang dato. Ang pangalan ko po ay Dato Mamahandi. Pinaka-purpose po namin doon sa aming presidente na sana naman po ay ma-consideran nyo kami na magpatuloy ang aming ministry. Yung sinasabi ng abogado, nung tinanong ni Ted Perlon, anong gagawin dito? Sabi ng abogado, ihinto yung kalukuhan na yun. Anong kalukuhan? Papatunayan ko, hindi ako manluloko at hindi kalukuhan yung ginagawa ko. Kalukuhan yung mamigay ka ng pira doon sa mga members. Saan yung kalukuhan? Dahil doon sa mga doing ninyo na pyramiding, na networking, hindi naman ako yun. Kalukuhan ba yung nagbibigay ng tulong doon sa mga bulag na walang ibang trabaho kundi masahe-masahe, pag walang magpamasahe, wala silang pera? Eh ngayon, binigyan ko ng monthly yun. Kalukuhan ba yun? At ipahinto ko yung kalukuhan na yun? Eh ikaw, abogado ka, anong ginawa mo sa kapwa mo? Ikaw pa yung nangluloko siguro. Dahil hindi po kalukuhan yung paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magdudulot ng masama. Yun. Bakit pinag-isahan? Wala na po tayong oras pala. So, sana naman po yung sinasabi po ng DOJ na ano yun? Kalimutan ko tuloy yung sinabi niya last part na mag-i-intervene ang gobyerno. Okay, mag-i-intervene ang gobyerno pag kriminal yan. Ako, nasaan yung kriminal din? Ha? Hanapin niya ko. Magpa-file pa nga kayo ng criminal case? Tapos nag-i-intervene na kayo? Diba? Nasaan ang legit dun? Napakatalino niyo naman dahil marami kayong pinag-aralan. Ito, nagtapos din ako ng doktor pero hindi mo. Doctor of Education. Eh ngayon, sasabihin mo, mag-intervene yung civil, yung government pag may krimen. Ang tanong, nasaan ang krimen doon? Ha? Ako na ba'y naging kriminal dahil sa ginagawa ko? Eh wala pa ngang hukom. Wala pa akong krimen na nagawa. Bakit nagkakaroon kayo ng intervention? Samantalang mag-intervene ang government ay may krimen na nagawa. Anong nagawa kong krimen doon? Meron ba? Bakit ako ninyo pinagkakaisahan? Dapat pag mayroon ng krimen, doon na kayo mag-intervene. Iwala pang krimen.
ini-intervene ako ninyo para magkakaroon ng krimen. Yun yung ginagawa nyo. Napaka-unfair naman yan sa karapatan ko at sa akin. Alam nyo po, grabe na, pati pamilya ko po nagsasuffer na. Hindi nyo yan, hindi nyo yan na-feel dahil hindi kayo ako. Pero sana naman na-feel din nyo yun. Pero wala na po tayong oras, hanggang bukas na lang. At abangan nyo po, baka magkakaroon din ako ng interview kay Sir Ted Pailon, alas 8:30 ng ano, ng din sa DCNN. Na alas 8:30 ng umaga bukas yan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, magkakaroon na naman ng interview at sasagutin ko yung sinasabi doon ng mga taga-SEC at DOJ. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana naman po mananatili po tayong relax dahil marami na po yung kakampi natin na nagpapatunay po na meron talaga tayong 100% or 1,000% na pag-asa na makapag-ano tayo, makapag-continue, patuloy yung ating ministry. Maraming salamat po doon sa International Tribal Court kay Judge Gonzales. Meron naman tayong judge na pwedeng gagawa ng hukom doon, pero yun na nga, nag-surpass yung mga taga-civil. So, gumagawa na po ng summon na yung ating judge na na-cancel po within 10 days po yun at mga July 1, July po. Titingnan naman natin dahil makikialam na po ang International Tribal Court. So, meron na tayong International Peace Panel na pupunta po dito sa Pilipinas pang masold po. Dahil hindi na po pwede yung ginagawa po nila na pang-aapi po sa mga lumad. Kaya ako naman po'y lumad at ako naman po'y kasali sa indigenous people. Ako po'y isang dato. Ang pangalan ko po ay Dato Mamahandi. So, kinikilin po natin yung customary law dito po sa ating organisasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at salutoy. Our great God and kind of the Father, the Lord, thank you so much for the slumber you have given to us. Thank you, the Lord, for another chance of life. Thank you, the Lord, for giving us another day in which we should continue our daily activities. I thank the Lord that wherever we are, your protection will be with us, especially to all the members, the Gentiles and saints, that we can be able to survive these trials and tribulations and persecutions that we are facing right now. I pray the Lord your miracle, that we can experience the Lord as what the old prophets experienced, that we were persecuted at the same time, the Lord, we are now persecuted by the government, the tribes, and the separation between state and religion. I am praying the Lord that with your guidance, this problem will be solved. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, wala na po tayong oras, mga kaibigan, mga kapatid. Sana naman po ipatuloy tayo magpe-pray para sa ating kaligtasan. At huwag po kayong magpipirma kahit anuman. Dahil ito po'y nakakatulong po sa akin at wala na po tayong magagawa doon pag ako po'y natulong. Mahirap na po ang pagpapalabas po sa akin pag ako'y natulong. So ako po mananatili muna ang magtago kahit naman naminis ko na tayo. Pero darating din ang araw na tayo makapagpatuloy sa ating ministry. Maraming salamat. Ako po ang iyong founder ng Papa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolinario. God bless us all. If God is with us, who can be against us? Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. So doon po nagtatapos ang vlog ko sa araw na ito. Sa mga membro ng Kapadyan, magkaroon lang po kayo ng
positibong pananaw sa buhay at magpakatatag po kayo at mayroon pong, alam ko na merong magandang bagay na nakaabang sa inyo. So, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang bigyan ng like. At yun lamang po guys. Thank you so much for watching. God bless us all and see you on my next vlog.